Ayun, magandang araw po mga idol. Andito po tayo sa isang lugar sa Quezon City. Meron po sa ating magpapa-install ng tangke ng tubig para meron silang deposit dito sa kanilang karinderya. Ito po yung pangalan, no? Ayan. Yan. Pagka nagawi po kayo dito sa may hilltop, malapit sa Lagro, ito po yan. Ito yung busing natin na sila yung magpapakabit nung kanila yung karinderya. O ayun, ito po muli ang iyong lingkod, ang Anluwagi. Sumasaludo sa inyo. Tandaan natin sa Anluwagi, walang maliit na trabaho, una ay serbisyo. Yes. Alright. Ayan, dahil limitado yung ating area, tinanggal na lang natin yung paanong tangke para magkasya dun sa pisto. Ayan, no? Ang baba lang ang tisami, nasayad siya pag may paa. So, kaya tinanggal natin. Yan yung tangke, kakabit natin payat. Medyo matangkad kasi yung area nga niya, limited lang eh. Yan yung lumang tangke niya, DI pa yan. Ang dami ng kalawang sa loob. Ginawa lang natin yung pinaka ring na pag-uupuan mismo ng tangke. At ito naman yung paa, gagawin ko yung round table. Sayang din eh, para magamit. Ayan o, yung area, tinamo ang liit lang. Inaayos lang natin yung support bracket para hindi bumagsak. So ayan, i-install na natin yung tangke, nasa taas na. Ayan, may CCTV pa nga o. Ayan, ang isusunod natin dyan, kakabitan na natin yan ng linya at ang gagamitin natin dyan ay PPR pipe. At kasi yun ang uso ngayon para mas matibay, hindi basagin. Ayan yung ating fusing machine na gagamitin natin sa pagdudugtong ng PPR pipe. Ayan, kailangan maihanda na kasi kailangan muna nating painitan yan. Painitin natin para magamit natin dahil hindi magmi-melt yung pipe pag hindi yan mainit. So kaya ayan, inire-ready na natin. Yan, sa mga baguhan po, yan po yung itsura ng fusing machine, yung pangtunaw ng tubo para magdugtong sila. At ito naman yung PPR pipe cutter. Mas maganda yan kaysa sa maglalagari ka ng lagari sa bakal. So ito naman yung proseso. Yan, kailangan pag-iinitin mo siya magkabila, saka mo siya pagdudugtongin. Meron po tayong video niyan. Ito yung gagawin nating round table, kinuha ko na. Ayan yung tinanggal naman nating paa ng tangke. So gagawin natin ngayon yung round table. Ito ginagawa ko ngayon yung pinaka top niya. So tapos ito, maglalagay rin tayo ng additional na folding counter para do sa mga kumakain. Ayan, tutuloy ko lang 'to, gagawin kong bilog. Mano-mano lang yung ginagawa natin, lagari lang. Hanggang mabiglog yan, lagari lang gagamitin natin. Kailangan lang siyempre yung matulis para nakakaikot siya. So ayan, nabilog na natin. Lalagyan na lang natin ngayon yan ng molding dito. Ito, para matakpan ito. Lalagyan natin itong molding yan ito, paikot. So ididikit natin yan. At yan ang gagawin ko susunod. Yan, at nakat na natin yung shelf at saka yung holding counter. So ito ngayon ang ginagawa natin, yung round table. Medyo mahirap gawin kasi yung molding niya paikot, mahirap ikabit dahil siyempre nababali yung pang molding, no? So kaya titingnan yung kinakat natin, no? Ayan, kinakat natin ng ganun para bumaluktot lang. So ayan, patuloy pa nating kinakataman para mapantay na natin ito. At pagkatapos yun ay mamasilyahan na natin. Ayan, pinaprimer na natin yung ating ginagawang mga shielding at saka folding counter. Ito yung round table. Iha-primer na rin natin para
mamasilya na natin pag natuyo. Ako kasi, bago ako magmasilya, tinipinturahan ko muna ng lahat. Pwede rin naman yung masilya muna, pero ako mas maganda yung ganito kasi may deposit ka na. So ayun, tuloy lang natin to mga lodi. Ayan na, naka face coating na siya. Ayan. Pero nag-retouch ako, nagmasilya uli ako kasi may mga dapat pang masilyan eh. Ayan na, i-install na natin yung folding counter. Ito naman yung ating round table kasakulukuyang pinipinturahan. Ito yung isang shelf. Ayan. Tapos ito naman yung isa pa. Pinturahan pa yan. Yan, ayan na. Tapos na yung ano natin, round table. Dito naman tayo ngayon sa ano. Yan. Yan, ano yan. Pwede mo yung itupi papunta dyan. Tatanggalin mo lang yung mga ano na yun. Itutumba mo lang ganun. Pwede mo na ibaba yan. So yung dalawa, ito na. Ayan yung isa. Ayan. Tapos ito yung isa. Natapos na namin yung aming ginawa. Siya yung pintor. Dito yan ah, mga idol. Oh. Dito yan sa ISAS Cafeteria. Ito yung mga bossing namin. Ayan, sila yon. Ito yung aking nakasama nung nakaraan, si Kurt. Hello, hello. Ayan, natapos na namin yung project namin sa kanila, mga idol. Salamat ng marami sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa aming channel. Ayan, nakatapos na naman tayo ng isang maliit na project. Dito kay Alwagi kasi, walang maliit na trabaho. Una ay serbisyo. Salamat po nang marami sa pagtitiwala. Shout out po kay Mr. Daniel Tan at saka si Kurt Tan, yung anak niya na nag-assist sa akin. Sila po ang may-ari nitong cafeteria na to. Salamat po at sorry din pala. Banggit ako ng banggit to sa intro ko na karinderya. Cafeteria pala nung paglabas na basa ko. Hirap nitong hindi nagbabasa lang mabuti. So, salamat po ng marami sa inyong tiwala. Ano po? Sana po ay huwag kayong madadala. At sa mga panahon na may kailangan kayo, nandito lang si Anluwagi. Ano po? At sa mga ngayon pa lang nadaanan ng video na to, pwede po naman kayong mag-subscribe para malaman po ninyo yung ang kabuhan kung ano yung aming ginagawa, yung aming serbisyo. Pero ito ang trabaho namin, ang mag-repair ng bahay, renovation, kasama po yung pintura, electrical at welding. Lahat po ng nasa bahay kasama ang plumbing. Salamat po ng marami at sana po ay patuloy nyo kaming suportahan. Salamat sa aking mga followers, salamat sa aking mga viewers at sa aking mga subscriber. Ano po, patuloy po sana kayong sumubaybay at huwag po sana kayong magsasawa. At kung nagustuhan po ninyo yung ating content, pwede po naman kayong mag-like and share. Ano po, at pakicomment na rin para malaman ko kung hanggang sa nakararating ang video na to. So salamat po muli. Ito po muli ang inyong lingkod, ang inyong Anluwagi, sumasaludo sa inyo. Sa Anluwagi, walang maliit na trabaho, una po ay servisyo.